Okay. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay medyo mahaba, no? So gusto ko po lahat ng mga nakikinig, pakinggan nyo maigi ito. At kung meron po kayong mga mahal sa buhay o kaibigan na wala pong tsansa na mapakinggan to o kaya mapanood sa RH TV, pakishare nyo po kung ano po ang inyong matututuhan ngayong araw. Pinapangako ko po na sa 2013, umpisan natin sa magandang lecture itong gabay sa kalusugan dito sa DCRH. Unang-una, pag-usapan muna natin yung overview of aging. Ano po ba ang tinatawag na aging o pagtanda? Well, maaaring alam ng iba yan. Puti ang buhok, kulubot, mabagal kumilos, mabagal mag-isip, hingalin, makulit daw, yan yung mga kadalasan sinasabi. Ang aging o pagtanda ng isang tao ay gradual. Dahan-dahan lang yan. Ito ay tuloy-tuloy na dahan-dahan na pagbabago ng isang tao mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa umabot siya sa mga stages ng buhay. Nandyan na yung bata, teenager, young adult, adult, o kaya old age na tinatawag. So yan yung tinatawag na stages ng buhay. Pero kadalasan, pagdating ng isang tao sa middle age, kadalasan yung middle age na tinatawag mga 40 hanggang 60, middle age ang tawag dyan. O kaya sa pagdating nila sa 60 years old o sa old age na tinatawag, maaring doon nag-uumpisa yung mga pagbabago ng katawan na may tuturo natin na may kinalaman sa tumatanda na. Yan. So pag pinag-usapan ng isang taong tumatanda, hindi naman natin pwedeng sabihin na 60 years old, matanda ka na. Kasi meron po dyan na 40 lang, na mas matanda pa kumilos, matanda mag-isip, matanda ang kanyang pananaw sa buhay. So, hindi pwedeng ganon. So, nagkaroon po ng tinatawag na parang ano ba ang edad na para sabihin na dapat ka na magretiro at dapat ka na magpahinga, dapat mo nang i-enjoy kung ano man ang mga naipon mo o pinaghirapan mo nung ikaw ay bata-bata. Anong edad yan? At ang unang bansa na nag-isip ng tinatawag na retirement age ay bansang Germany. Yung mga spoking dollar, yan. Alam niyo po, sa bansang Germany, tinakda nila noong unang panahon na sa edad na 65, tinatawag na yan na retirement age. 65. So hindi po 60, ha? 65. Yan ang kauna-unahang sinasabi nilang retirement age na ang unang nakaisip niyan ay ang mga German. Ngayon, habang tumatagal ng tumatagal, naisip nila, abay, pag 65, parang marami ng sakit. Ah. Parang hindi na nai-enjoy ang buhay. Ah. So, ibinaba nila ng 60. Yung mga kapulisan, narinig ko ang retirement age, nasa 55. Yung iba naman, sa gobyerno, maaring 60 o kaya 50 retirement age na. So, depende ang retirement dun sa pangangailangan ng katawan nyo o pag-iisip nyo sa trabaho. Halimbawa, kung ang trabaho mo lang ay magwalis-walis, halimbawa, eh siguro naman, maski na 65, 70 ka, pwede ka naman magwalis-walis eh. Pero kung pulis ka, hahabol ka ng mga kriminal, makikipagtakbuhan ka, tapos ang edad mo 60, 65, natural, eh medyo, teka muna, kaya mo ba lolo? Natural. So depende ang retirement age, minsan, sa klase ng trabaho ng isang tao. O depende sa kumpanya kung ano yung kanilang policy na tinatawag. So, paano natin malalaman o masasabing matanda na ang isang tao? Meron pong basihan. Una, nahati po sa tatlong klase ng basihan na ginagawa. Yung tinatawag na chronological age, biological age, saka psychologic age. So, ano ibig sabihin ng chronological age? Eh, pag sinabing chronological order, di ba ibig sabihin pagkasunod-sunod? So, pag sinabing chronological age, base po ito sa number of years. Ibig sabihin, 1 year old, 2 years old, 3 years old, hanggang umabot ka ng 150 years old. Chronological age ang tawag dyan. So, pag sinabing chronological age, itong kadalasang standard na ginagawang basihan. O, pag 60 years old, o, senior citizen ka na, may ID ka na, aba, swerte nga kayo dahil may 20% discount ka, libre ka sa sinihan sa mga ibang cities, no?
Tapos meron ka pang linya pag napunta ka sa grocery, o senior citizen to, minsan napapila nga ako ron, pagdating ko ron sa magbabayad na ako, hindi ko nakita. Sir, pang senior citizen lang po ito. Pakita mo, may advantage din ang pagiging senior citizen. So dito, binabase sa chronological age, kung ano ang mga posibleng sakit na kaugnay base sa edad. So yan ang sinasabi na, pag 60, anong ina-expect natin? Pag babae yan, siyempre wala nang regla yan. Pag wala nang regla yan, kadalasan yung buto niya nag-uumpisa na maging marupok, nagkakaroon ng osteoporosis. Pag lalaki naman, 60 years old, baka medyo malamya na yung kanyang ereksyon. Yung mga ganyan, dun binabase sa edad. Pero pag pinag-usapan ng biological age, pag sinabing biological age ay may kinalaman naman sa pagbabago sa katawan ng isang tao. Halimbawa, 60 years old ka nga, pero ang kisig mo naman. Halimbawa na lang dyan, si Freddie Webb, yung dating Senador Freddie Webb. Abay, kung makita nyo sa personal po yan, halos masasabing senior age na yan, pero tingnan nyo naman katawan. Tatalunin po niya ng mga 20 anyos, mga 30 anyos na tumador. So, yun ang tinatawag na biological age. Binabase naman natin sa kanyang katawan, yung kanyang tinatawag na body composition. Binabase po natin yan dyan at hindi natin binabase sa edad o sa numero ng edad. Pag psychological age naman, ito naman po ay may kinalaman sa pag-iisip o kakayahan ng isang tao. Meron po mga 80 years old na aktibo pa rin. May mga 80 years old na pwede pa maglaro ng basketball, nakakapaglaro ng chess. Yung kanyang activity sa pang-araw-araw ay mataas pa rin despite edad niya ay 80 years old. Yan ang tinatawag na psychological age or psychologic age. So, normal aging. Pag sinabing normal aging, ano bang normal aging muna? Ayan, pag-usapan natin, ano ba yung normal aging? Kasi may abnormal aging eh. Ano yung abnormal aging? Maaaring may kinalaman sa pinanganak ka na, may kahinaan talaga yung inyong bato, may kahinaan ng inyong kidney, na ito'y pinanganak ka na meron ka ng ganitong kahinaan, at maaaring pagdating ng certain edad o pagdating mula ng 20, yung mga nararamdaman mo o yung mga blood chemistry mo na dapat makita po sa mga senior citizen ay maaaring nandyan na. Abnormal aging na yan na tinatawag. So, maaaring mga tao nakaka-experience ng pagbabago na maaaring itong pagbabago na ito na dala ng tumatanda ay masasabing undesirable. Hindi natin gusto. Hindi ka nais-nais. Pero meron namang ibang pagbabago na dapat nating tanggapin na parte ng tumatanda. At yan ang pag-uusapan natin. Dahil itong dinidiscuss ko po sa mga nakikinig ngayon at sa mga nanonood ay gusto kong intindihin po natin kung ano ba yung mga posibleng nararamdaman ni Lolo at Lola na hindi naman masasabing sakit, kundi isang uri ng pagbabago na dala ng tumatanda. At kung ito bang pagbabago na to ay pagdinaing ba natin, dapat bang bigyan ng capsule, dapat bang bigyan ng tablet, dapat bang gamutin, o baguhin lang natin, o improve natin yung pasyente, maaaring makakita na tayo ng ginhawa. So sa ating pagbabalik, napakahaba po ng ating pag-uusapan dahil iisa-isayin ko po itong mga sumusunod. Ano po ba ang mga life expectancy ng Pilipino? Ano po ba ang mga factors na nagpapahaba ng buhay at nagpapaikbi ng buhay? Ano po ba ang mga pagbabago sa pangangatawan ng isang tao mula sa kanyang pag-iisip, sa paningin, pang-amoy at marami pang iba? Kaya huwag po kayong alis, dito lang sa Gabay sa Kalusugan. Bakit may mga praning? Kasi kung wala kayo, wala ring mental hospital, walang psychiatrist, at hindi na rin sana nakilala si Sisa. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan. Ito, no, pag pinag-usapan ng pag-aaral tungkol sa pagtanda ng isang tao, ang tawag po dyan, gerontology. Yung nag-aaral o yung mismong researcher tungkol sa pagtanda ng isang tao, ang tawag gerontologist. Yan. So, ang geriatrics naman, ito naman po yung branch of medicine na spesyalista sa pangangalaga sa mga nagkakaedad. Geriatrics ang tawag dyan.
yung doktor mismo ang tawag dyan, geriatrician. So ang geriatrician, katulad ko, ay isang doktor na gumagamot sa sakit na nagkakaedad. Ang gerontologist ay isang tao naman, mapadoktor o hindi doktor, na nasa research na pinag-aaralan yung proseso ng pagtanda ng isang tao, mapapisikal, mental o kaya social changes na tinatawag. Ang tawag dyan, gerontologist. Yan, gusto kong ilinaw yan para naintindihan ng tao kung sino ba yung doktor na pupuntahan ko. Dahil matanda na ako, dapat hindi ako pupunta sa pediatrician. Pediatrician para sa mga bata, sa mga sanggol. Ang cut-off ng pedya ay 18 pababa. So pag may anak po kayong 17 years old, sa pediatrician pwede pang dalhin yan. 18 pababa, pediatrician ang pinupuntahan. Kaso ang tanong, may problema sa puso, pumunta ka sa cardiologist. May problema sa baga, pumunta ka sa pulmonologist. May problema sa buto at mga kalamnan, pumunta ka sa orthopedic doctor o kaya sa rheumatologist. Masakit ang tiyan, nagpunta ka sa gastroenterologist. Malabo ang mata, nagpunta ka sa ophthalmologist. Tapos, namamanil, pumunta ka sa neurologist. Eh kung lahat ng gist na pinuntahan mo, nagbigay ng isang reseta ng gamot, eh ilang kayang gamot ang inumin ng isang senior citizen? Di ba? Samantala, kung nagpunta ka sa isang geriatrician, tingnan muna natin kung itong mga nararamdaman nyo o dinadaing nyo ay parte lang na nagkakaedad. Na baka naman nagkukulang ka lang sa tamang sustansya ng pagkain, nagkukulang ka kasi sa ehersisyo, hindi ka uminom ng sapat na bilang ng tubig, hindi ka kumakain ng tama, panay pa rin ang yosi mo, panay pa rin ang inom mo ng alak, palagi mainit pa rin ang ulo mo. E di siyempre, pag pumunta ka sa geriatrician, titingnan ka bilang kabuuan, hindi sa puso lang, hindi sa atay lang. Kasi pag pumunta ka sa cardiologist at medyo inubo ka, baka sabihin niya, puntahan mo yung kaibigan kong pulmonologist. And medyo nag-ELBM ka naman ngayon, lolo. Puntahan mo yung kaibigan kong gastroenterologist. Ganun po ang nangyayaring sistema. So, kada punta nyo sa isang doktor, hindi na mamaalis. Natitingnan ka. At syempre, nag-ELBM. Baka kailangan natin dutdutin yung puwet. O kaya, lagyan natin ng maliit na microscope para masirip natin ang bituka mo. Ang tawag, colonoscopy. Eh, nagsusuka. Yung pala may ininom na gamot na pampalabnaw ng dugo, yung mga aspirin, ganyan. Eh ba, silipin natin yan. Punta ka sa gastroenterologist, magpa-endoscopy ka naman. Abay, inuubo eh. Dapat naman ma-x-ray. Yan ang nagiging problema. Kaya karamihan ng senior citizen, kung gusto nyo puntahan spesyalista sa bawat sakit nyo, huwag kayong magtaka kung hindi bababa ng 100 ang gamot nyo. So, ano po ba ang life expectancy na tinatawag? Ano ba yung parang target natin mga Pilipino? Ang gusto natin, siyempre, mahabang buhay. Pero, hindi naman pahabaan. Para sa akin, importante yung quality. Quality ng buhay. Kasi pag pinag-usapan natin yung mahabang ang buhay, pero bedridden, eh medyo tututul ako dyan. Kung pag-uusapan naman natin yung mahabang ang buhay, pero palagi lang nakahiga, eh mukhang mali rin, di ba? Yung quality ng buhay mas mahalaga para sa akin. Pero kung kaya nating gawin na may quality na, may quantity pa, eh di ba mas maganda? Mahaba na yung buhay, maganda pa ang buhay, di ba? So life expectancy. Sa Amerika, ang sinasabi nilang life expectancy daw ng mga kano, dati nasa 70 lang daw ang life expectancy ng mga lalaki. Pero sa ngayon daw, umabot na raw ng 83. Ang mga babae naman, na life expectancy nung araw ay 70, umaabot na raw ng 85 sa ngayon. Ang tinukoy nilang dahilan kung bakit mas humahaba na ang buhay ng mga senior citizen, eh number one, eh hereditary. Kasi daw, eh kung ang hereditary natin o yung lahi natin, eh medyo nag-umpisa na sila na maging healthy, yung mga offspring o yung mga susunod na mga lahi nila, eh magiging healthy na rin. Pwede. Number two, lifestyle. Mas maingat na raw, nag-exercise, ganyan daw. At meron na raw ngayon mga paraan para makaiwas na raw sa cancer. Andiyan na yung mga naglalagay sila ng mga lotion na may proteksyon. Nandiyan na po yung mga bakuna. Nandiyan na po yung mga diagnostic tools na maaga pa lang nakikita na yung problema ng pasyente. Kaya naagapan at humahaba ang buhay ng tao. Pwede. Healthcare na sinasabi. Importante yung tinatawag na healthcare.
Eh, sa bansang Amerika, maganda siguro yung healthcare services. Kasi po doon, ang senior citizen, pag nagkasakit, pumasok ko sa ospital, lalabas ka, wala kang babayaran. Eh dito yata, eh maski naman may PhilHealth tayo, may babayaran pa rin naman. Tapos, yung quality ng service, yung facilities ng ospital, maganda, malinis, mabango. Aba, maganda, malinis, mabango. Parang babae yun ah. Pero ganun po, no? So, lifestyle, exposure sa mga chemicals, medyo nababawasan. Tapos, yung healthcare, yung hereditary, o yung mga tinuturo, mga education, lahat daw yan tumutulong na mapahaba ang buhay ng isang tao. So, nagawa ako ng research. Teka, pinag-uusapan ka, no eh. Eh di syempre, yung nakikinig sa atin na si Lolo at Lola, anong pakialam ko dyan, Gary? Ang gusto ko yung Pilipino. Eh di syempre, nag-research ako. As of July 2012, aba, last year lang po yan, 6 months ago, ito po ang lumabas na life expectancy ng mga Pilipino. Makinig na po kayo. Yung average daw, no, mapababae o lalaki, average daw na life expectancy ng Pilipino ay 71.94 years. Pag re-round up natin yung 71.94 years, that is equivalent to 72 years old. Yan ang average ng babae at lalaki, life expectancy. Mga 3 years, 5 years ago, ang life expectancy lang po ng Pilipino ay 68 years old. So ibig sabihin ba nag-improve ng 4 points, nag-improve. Maganda yan. Ngayon, ano naman ang life expectancy ng lalaki saka life expectancy ng babae? Ang lalaki daw ay 68.9, almost 69 years old. At ang babae naman ay 75 years old. So, ibig sabihin, kung ikaw nakikinig ngayon ay isang lalaki at ang edad mo ay lumampas na sa 69 years old at ikaw naman ay isang babae na ang edad mo ay lumampas na sa 75 years old. Ibig sabihin, bonus na yan! Bonus na yan. Hindi ko naman sinasabing pwede nang bumigay, ha? Mabuti na yung malinaw, ha? Wala akong sinasabing anytime pag bumigay ka, okay na dahil lumampas ka na dun sa inaasahang aabuti ng buhay mo. Eh, numali mo, mabreak mo pa ang record. Di ba? So, malinaw yan, ha? As of July po yan, 2012. Ngayon, ano yung mga factors na nag-i-influence ng life expectancy? Number one, syempre, hereditary. Kung ang lahi ninyo ay may sakit sa puso, may diabetes, at ito'y namana mo, yung pagkakaroon ng sakit ay isang dahilan para medyo pumalpak tayo at hindi umabot doon sa life expectancy dahil sa sakit. Number two, eh kung ikaw ay naninigarilyo, uminom ng alak, nagda-drugs ka pa, may mga senior citizen ba dyan na nagda-drugs eh. Tapos, nandyan na yung ang taba-taba mo, hindi ka nag-exercise, eh, yung mga yan ay nagdadagdag din po na mapabilis at hindi tayo makaabot dun sa tinatawag na life expectancy. Ano pa? Kung ikaw ay exposed sa mga environmental hazard, nandyan na po yung ang trabaho mo, nabibilad ka sa araw. Andyan yung mga trabaho mo na-expose ka sa mga chemical, mga pesticides. Halimbawa, ikaw ay magsasaka. O kaya, ikaw ay gasoline boy nung araw at na-expose ka sa mga chemicals, no? Pintor, halimbawa, yung amoy ng mga tiner, mga ganyan. Natural, medyo bababa din yung life expectancy. Tapos yung healthcare, yung hindi mo naman napa-examine kagad yung mga ubo-ubo yan, sipon-sipon, lagnat-lagnat, hindi mo pina-examine. Yung pagdumi mo nahirap, o kaya may dugo na pala yung dumi mo, pinabayaan mo hanggang sa pagpunta sa doktor, malala na. Di natural, medyo bababa din yung life expectancy natin, di ba? So itong pinapaliwanag ko po, ang layunin ko po ay hindi manakot, kundi magbigay po ng paalala. Paalala sa bawat senior citizen na kung may nararamdaman kayo, at hindi lang siguro senior citizen, yung mga nasa middle age, palagay na natin 30 pataas, dapat kung may nararamdaman kayo, umpisa na nating ayusin yan habang maaga. Okay. Ngayon, ano po yung mga pwedeng pagbabago sa isang tao na masasabi natin na okay lang yan, party lang yan na nagkakaedad. So pag-usapan natin, ha? So unahin natin sa mata. Yan. Ano bang nagiging problema sa mata? Siguro hindi ko na kailangan sabihin to, no?
Habang tumatanda, lumalabo paningin. Tama po ba o mali? Pwede. Ano pa? Habang tumatanda, nandyan na po yung parang nagkakaroon ng katarata. O, pwede rin. Di syempre, di ba? Natural yun, di ba? So, ito po yung mga pwedeng magbago sa isang tao sa kanyang paningin. Pag-usapan muna natin yung mata. So, ano po ang pwedeng magbago sa mata? Yung lente. Yung ating mata po ay may tinatawag na lens. Para tayong nakasalamin, 'di ba? Nakasalamin ka. Yung salamin na 'yon, meron din tayo noon sa loob. Eh yung salamin na 'yan dapat clear. Kaso habang nagkakaedad, eh parang nagiging dilaw, parang nagiging kupas. Eh walang pinagkaiba sa tiles ng Elidoro, 'di ba? Kung bago ang kintab tapos maputi. Habang tumatagal eh nagiging magaspang. Tapos naninilaw. Ay ganun din pala ang ating lente. Hindi natural eh yung paningin mo medyo nahihirapan dahil madilaw eh. So parang blurred ang paningin mo. Tapos yung lente nagkakaroon ng paninigas do sa mga muscle na nagbibigay ng connection nito, no? So nangyayari, hindi ka makafocus. So pansinin niyo eh iba diyan. Ang lapit-lapit na hindi pa niya mabasa. So yan yung may kinalaman sa pagtitawag na stiffening, no? O paninigas ng mga lente, lalo yung mga ugat, mga muscle. Then nandyan na yung pagmadilim, hindi ka kagad makapag-adjust. Halimbawa, pumasok ka sa loob ng sinihan, dapat sa loob lang ng mga ilang minuto, eh maski paano na aninaga mo na yung sila o kaya mga ulo ng tao. Abay, pag senior citizen pala o kaya nagkakaedad, pumasok ka na sa loob ng sinihan, naghihintay ka na lumiwanag na makita mo man lang yung mga hagdan, abay, matatapos na yung palabas, hindi ka pa nakakakita o wala ka pang naaninagan, no? Yan, part ng tumatanda yan. Tapos subukan nyo po itong experiment na to, ha? May isang bata nandyan sa bahay mo ngayon, tsaka may isang matanda. Kumuha ka ng flashlight. Tapos subukin nyo po na ilawan ang mata. Yung bata, mapapansin mo yung itim ng mata, yung tinatawag na pupil, pag nadaanan ng liwanag yan, aba, lumiliit. Pansinin nyo. Tapos yung mga may edad, pansinin mo. Pag inilawan mo, aba, unti-unti-unti, lumiliit, ang bagal. O, di may kinalaman din yan sa pag-adapt mo sa liwanag at dilim ng inyong kapaligiran. Then, yung nerve cell ng inyong mata, unti-unting bumababa, kumukonte. At dahil dyan, may kinalaman din yan sa paningin nyo. Tapos, napapansin nyo habang tumatanda, kamot ka ng kamot ng mata. Kasi, yung cells na nagpo-produce ng luha ay kumukonte. Kaya ang luha nyo kumukonte rin, nagkakaroon ka ng dry eyes. Hindi po dry eyes na nilalagay nyo sa ice cream, ha? Panunuyo ng mata. At yung panunuyo ng mata, kapareho na panunuyo ng balat, mapapansin nyo po makati. No, diba, Lola? Pag tuyo po ang balat, makati. Tuyo ang mata, makati rin. Kaya ang babaeng nagme-menopause, natutuyo din po yung ano, at mapapansin nyo, makati rin po yung ano. O, yan po ha. Ayoko nang banggitin kasi wholesome tayo. Makalalong walang makinig sa akin. Aba, eh, konti lang pala nakikinig sa akin eh. Oo, konti lang. Konti lang. So, yun po ha. Ulitin ko po, tandaan nyo, pag nagkakaedad, pag natutuyo ang balat, natutuyo ang mata, pangangati po ang susunod na mangyayari. Then ano pa? Siguro hindi maitatanggi na ang isa sa hindi natin maitatanggi na senyalis ng tumatanda ay ang paglabo ng mata. Kaya pag may nakita po kayong isang tao nagbabasa at hirap na hirap, ang una niyong sinasabi, matanda ka na, hindi ka na makabasa, oh. Ayan, di ba? So yan yung isang hindi natin maitatanggi. Then ano pa? Aba, may mga loss of near vision. Nag-uumpisa yan sa edad na 40. So, yung mga nakikinig po, hindi lang pang senior citizen tong topic natin, ha? Pagtungtong ng edad na 40, aray ko, nag-umpisa na po na lumabong inyong paningin. Near vision, maaring mawala. At yan yung tinatawag natin na presbyopia. Normal po yan, huwag kayong matakot. Part of aging po yan, huwag kayong matakot. Basta pag nakakita kayo ng mga babasay na lampas na ng tupit, aba, hindi nyo na mabasa. Ayan, so ingat po kayo mga 40 years old and above. Aray, natamaan ako eh. Kasi kakalampas ko lang ng 40, alam nyo naman yon, di ba? Then ano pa? Yung color perception. Ang kulay asul,
pag nagkakaedad, minsan kulay gray. Ay nako, kaya pala colorblind minsan, nakala natin, yung pala perception yun. Yan. So, mahalaga pong nanaintindihan nyo po itong mga sinasabi ko dahil nagtataka kayo, Lola, binigyan kita ng damit ha, kulay blue yun ha. Anong blue? Gray yung binigay mo sa akin. Okay. Lola naman, yun, ka ba? Bulag ka ba? Hindi. Bahagi talaga yun ng tumatanda na yung kanyang perception sa kulay medyo iba. Kasi may kinalaman nga doon sa mata niya na lumalabo. Diba? So, ito pinag-uusapan natin. Gusto ko na nagle-lecture ako pero para nagkukwentuhan lang tayo. Abay, meron bang ganyang format sa buong Pilipinas na doktor nagle-lecture na para nagkukwentuhan lang kausap ang senior citizen? Abay, sa tingin ko, wala eh. May doktor ba na kumakanta na parang si Raulo at the end of the program? Para lang mapasaya yung senior citizen? Sa tingin ko, wala eh. Pero bakit isa lang ang nakikinig sa akin kung ganun? Abay, hindi yata tama yun. Anyway, ito po, no? Pag-usapan naman natin ng tenga. Ayan, marami hong nakikinig sa atin na bingi, no? Yung iba, sinabi ko, hindi pala naririnig. Bingi. Bakit nga pala bingi ang senior citizen? Aba, isa-isay natin na, teka. Bakit nga ba? Ito. Unang-una, yung mga senior citizen na nung bata-bata sila, eh, na-expose sila sa mga matitinding ingay. Halimbawa, ang trabaho mo, eh, taga-traffic ka dyan sa release ng train. Meron ba ganun trabaho? Okay, sa airport ka, ikaw ang nagpaparada ng mga, ano, nagtuturo kung saan paparada yung mga piloto. Okay, rocker kasi si Lolo, rocker. Nandun, nagigitara, o kaya may drum na katabi, mga ganyan. O kaya musician, mga ganyan. O kaya ano ba mga trabaho na maingay? Humahawak ng jackhammer, maingay din yan. Nasisira na nga yung nerve mo sa nginig, nasira pa yung tenga mo. O kaya misis mo, maingay. O, bata-bata pa kayo mag-asawa. Nag-asawa ko mga 21 anyos. Tapos dakdak ng dakdak si misis. Pagdating mo na 60, pwedeng may diferensya ka na sa tenga. Magagalit pa si misis. Bakit ka bingi, Pedro? Yung pala, ikaw may kasalanan, nena. Yan. So, alam niyo po, pag na-expose po kayo sa matinding ingay nung bata-bata kayo, eh, yung maingay na yan o lakas ng ingay na yan ay pwede makasira sa pandinig nyo sa pagtanda. So, nandyan na po yung hindi nyo po kayang intindihin o marinig yung mga high pitch na mga salita. Halimbawa, ano ba yung mga high pitch? Sinasabi nga sa isang pag-aaral, yung mga vowel, yung mga A, E, I, O, U, yan, naintindihan daw yan dahil low pitch daw yan. Pero yung mga tinatawag na consonants, ano ba yung consonants? Yung mga K, T, S, P, lahat ho yan high pitch. Kaya akala natin, pag kinakausap natin ng senior citizen, at parang, ano kamo? Eh, akala natin, bingi, yung pala, mataas o matining yung boses natin. So, mangyayari, ang initial reaction ng isang tao, lalong sisigaw. Lalakasan niya, sasabihin niya, ano ka ba? Bingi ka ba? Mali. Lalo palang hindi marinig pag ganun. Dapat mas mababang tono, mas dahan-dahan, mas lalo maintindihan. Yan. Subukan niyo po, kung may kaibigan kayo, o kaya yung kasama niyo sa bahay, bingi. Huwag niyong sigawan. Subukan niyo lang kausapin ng mabagal at dahan-dahan, huwag masyadong matining, mas lalong maintindihan. Kaya marami mga mister na hindi naintindihan ng misis dahil antining eh. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan na naman galing? Sino na naman nakasama mo? Sino na naman? Ayan, lalong hindi naintindihan. Yung pala yun. Ayan, binigyan ko ng mga tip mga misis. Mga misis, pag late umuwi mister niyo, sabihin niyo lang, bakit ngayon ka lang umuwi? Walang hiya ka. Uy, nako, patay tayo dyan. So, tandaan nyo ha, biniling ko na yan. Pangalawa, ano yung pangalawa o yung masasabi natin pangkaraniwan na dahilan kung bakit mahinang pandinig ng isang tao, hindi lang ng senior citizen? Impacted cerumen. Aba, ano ibig sabihin ng impacted cerumen? Barado ng tutuli ang tenga. Yan. Yung iba sa inyo, gumagamit kasi ng takit ng ballpen. Yung daliri nyo itong hinliliit, eh, kinukut-kut mo. Kala mo naman, kasya itong hinliliit nyo. Yung iba, gagamit ng toothpick. Yung iba, narinig ko, kutsara daw ng tenga. Pag minalas-malas, kutsarita ang ginagamit. Hindi magkakasya po yan. Huwag nyo pong dudut-dutin. Dahil lalong papasok po yung tutuli.
o yung tinatawag nating wax, earwax. Yung iba gumagamit ng cotton buds, hindi rin pwede po yan. Pinagbabawal ang paggamit ng cotton buds sa panlinis ng tenga. Yung iba binabasa pa ng alcohol o kaya binabasa ng mga oil. Mali po yun. Ang gawin nyo lang po, patakan nyo lang po ng oil. Anong oil? Eh, mineral oil kung gusto nyo, isang patak lang. O kaya virgin coconut oil, isang patak. Kung walang-wala ka dyan, maski na yung mga panluto na oil, isang patak lang. Okay? May nabibili po sa mga drugstore na talagang pampatak, no? Pero pareho lang ang bisa ng binabanggit ko mga oil. So, gamitan nyo lang ng oil. Yung mga bibili nyo mga baby oil, pwede yun, isang patak lang. Hayaan nyo lang. Tapos, kusa na lang, nalalambot yan. At magugulat ka na lang, aba, 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 lumalabas, oh, may lumalabas at tenga, oh. Luga. Ayun. So, yun po yun, ha? So, huwag nyo pong dudut-dutin. Ha? Tandaan nyo po yan, mga senior citizens. So, yun yung mga pangkaraniwan. Ngayon, yung paghina ng tenga ng isang senior citizen ay ang tawag dyan, presbycusis. Presbycusis. Yan. So, normal na tumatanda, humihina mata, humihina din tenga. Normal po yan. So, andyan na yung mga binibigyan kasiguro ng hearing aid, pang-suporta. O kaya paggamit ng salamin, o kaya ngayon ginagamit na ngayon mga laser treatment. Okay? Sabi ko po, doon sa number na binigay ko, text lang po, paano ko masasagot kung naka-airing ako. Ay, talaga, mga senior ba ito? Titigas ng ulo. Okay. So, ulitin ko, pinag-usapan natin yung mata, pinag-usapan natin tenga, ituloy na natin, pati bibig tsaka ilong. Ayan. Yung bibig tsaka ilong, eh, halos eh, magkaano yan eh, partner eh. Yung tenga, tapos yung ilong, magka-partner din. Kaya pag mag-sipon, may sipon ka, nabibingi ka, di ba? Pagbahing mo. Eh, panlasa natin. Di ba, ang panlasa, base sa panlasa, pinasok mo sa bibig kung ano yung kinain mo o ano tinikman mo, o kaya inamoy mo. Kaya sa pangamoy, mahalaga. Dahil pag wala kang pangamoy, wala kang panlasa. O, di ba? Kaya pag may sipon si Lolo, ayaw kumain, nagagalit yung mga anak, yung mga apo, eh, natural, walang panlasa eh. Si Lola, pinapagalitan nyo. Ayaw nyo kumain. Eh, wala nga panlasa eh. So, pag-usapan natin yung ilong at bibig. Okay. Ano ba mga dapat pag-usapan dyan? Unang-una, sa panlasa, ano po ba yung mga panlasa natin? Number one, matamis. Yung sweet na tinatawag. Sour, maasim. Bitter, mapakla, di ba? Salty, maalat. Yan ang alam natin yung apat. Matamis, maanghang, ay maalat, bitter, mapakla, saka maalat. Pero may isa pang tinatawag na umami. Umami. Ano yung umami? Yan po ay may kinalaman naman sa savory na panlasa. Hindi po savory chicken, ha? Yung delicious, takam-takam na panlasa. Yan po yon. Ngayon, habang tumatanda pala, may dalawa sa mga panlasa natin ang medyo humihina. Yan, tandaan nyo po ito. Ano yung dalawang yon? Number one, yung panlasa sa matamis. And number two, yung panlasa sa maalat. Ayun. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga senior citizen ay mahilig kumain ng matamis at maalat. Kasi nawawala yung panlasa nila na yung para sa ating mga bata-bata, maalat na o matamis na. Sa kanila, eh medyo walang panlasa. Kaya dinadagdagan nila ng asin. Kaya pag ang senior citizen na nagluto, lalo na si Lola, siya nagluluto, eh baka naman maalat na, eh sa panlasa niya, eh tama lang naman ang alat ah. Kaya huwag natin palulutuin ang senior citizen pag may diferensya na sa panlasa. Yan ang mahalaga. Dahil yung sobrang alat ng pagkain, pwede naman tayong ma-high blood, pwede naman tayong magkaroon ng problema tulad ng heart attack, stroke, pwede tayong magmanas, pwede masirang bato natin. So, may kinalaman pala dun sa kusinera na mahina ang kanyang panlasa sa alat o sa pagkain ng matatamis. Yan. Yung pala yun. Nababawasan daw yung tinatawag na taste buds ng isang tao habang tumatanda at nababawasan yung kanyang sensitivity sa panlasa. So yan ang pinapaliwanag natin, mahalaga. Bakit ho mahalaga? Eh kasi nagagalit yung mga anak sa magulang kasi daw ang alat-alat daw tumimpla ng pagkain o magtimpla ng pagkain. Yung pala, hindi mo masisisi, parte nga na ng kakaedad eh. Okay? Then ano pa? Sa ilong,
eh, humihina din ang pang-amoy. Lahat yan may kinalaman sa humihinang nerve cell na pag humihina pang-amoy, walang panlasa, walang appetite. So karamihan ng senior citizen, walang appetite. Parang ano no, kung titingnan nyo, very self-explanatory. Sa ngipin, habang nagkakaedad, eh, medyo humihina rin ang nerve. Humihina ang ngipin, madaling masira. Kaso kung nagpatingin kagad, nagpunta sa dentista, naturuan na mag-toothbrush, naturuan na mag-toothpaste, naturuan na mag-dental floss, naturuan na mag-gargle, naturuan na maglagay ng pustiso, o kaya pag mayroong ngipin na may diferensya, pinastahan kagad, edi nabawasan po yung problema. Pero normal po lahat yon sa isang taong nagkakaedad. So kung titingnan natin, ang pinag-uusapan natin, nagkakaedad. Pero hindi naman dapat sakit yun eh, kung hindi naman pinabayaan. Eh, may mga senior citizen, sirangipin, di makakain. Natural, yung sustansya ng katawan, humihina. Eh natural, pag humihina naman ang sustansya, yung katawan mismo, humihina ang paggana. Buong katawan. Eh yung pala, lagyan mo lang ng pustiso, ayos na. Yun ang sinasabi natin, na kinokorek natin yung problema o mga sakit na pwedeng lumabas dala ng nagkakaedad na minsan naagapan na kagad kung ito ay na nabigyan kagad ng atensyon. Yan. Sa balat, isama na natin yung balat. Meron pa naman tayong 4 minutes eh. Eh, balat kuluntoy. Parang kulduroy. Sama naman ang description ko. Kuluntoy, parang kurduroy. Tapos, tuyot. Ngi. Tapos, nagkakaroon ng pekas. Yung mga age spots na tinatawag. E di siyempre, kaya natuyo yan. Kaya nakuluntoy yan. Dahil nagkakaedad. Sa babae, kadalasan yung wala ng estrogen. So, pag wala ng estrogen, ganyan eh. Yung estrogen mahalaga para smooth ang balat ng senior citizen. Moist ang balat ng senior citizen. Sa lalaki naman, testosterone tumutulong din sa balat yan. So ngayon, anong nangyari? Dahil sa pumapangit ang kanyang ugat, yung daloy ng dugo, kinakapos, bumababa na yung kanyang tinatawag na blood flow dun sa area, madaling masugatan. Tapos, madaling magkaroon ng mga crack, madaling magkaroon ng pasa. Tapos, nandyan na pag nasugatan, ang tagal gumaling kasi nga yung blood flow, pangit. Wala naman diabetes, pero pangit yung blood flow. Yun ang nangyayari. Eh, pag tumatanda, mapapansin mo, nababawasan din ang taba. So, karamihan, habang tumatanda, nangangayayat. Eh, yung pagtanda pala, pag nabawasan ka ng taba, nababawasan din yung proteksyon ng katawan mo laban sa lamig. Kaya karamihan ng mga matanda, sensitive sa lamig. Na, napansin niyo ba? Lamigin ng mga matatanda. Eh, hindi naman lahat siguro. Baka naman may nakikinig sabihin, Dok, hindi ako. Hindi ikaw ang tinutukoy ko, Lola. Yung iba, yung majority. Tapos, hindi masyadong pinagpapawisan ng matanda. Kasi ang sweat glands, eh medyo kumukonti rin habang tumatanda. Kaya yung mga may edad, bihirang pawisan. Lalo na kung hindi masyadong nagkikilos at hindi nag-exercise. Eh, tuyo na yung balat, tapos hindi pa pinapawisan, tapos di pa inom na maraming tubig, nagkakaroon ng dehydration lalo. Tapos mapapansin nyo, mas prone, mas madaling kapitan ng cancer sa balat ang senior citizen. Kasi po yung tinatawag na melanocyte na nagbibigay ng proteksyon laban sa cancer ay unti-unti rin bumababa, dala ng tumatanda. Kaya marami tayong marinig na cancer of the skin sa mga may edad kaysa sa mga bata-bata. Kaya yung mga golfer, mga masosyal, mga may pera dyan, kadalasan sakit ng mga senior citizen na marunong mag-golf ay cancer of the skin. Basal cell carcinoma ang tawag dyan. Kadalasan cancer of the skin dahil sa nag-golf sila, maski tanghaling tapat. Eh, sa bagay, maganda rin minsan dahil may nagpapayong naman na sexy daw. May mga drug company kasi ganyan eh. Oh, libre na yung golf ng doktor, tapos may tagapayong pa na med rep na maganda. Ayaw ko ba bakit hindi ako nahilig sa golf? Golf. Basketball minsan. Minsan naglalaro ako ng bowling. Eh, puros indoor yun eh. Wala namang bowling na outdoor eh, di ba? Basketball naman, may court na ngayon eh. Dati sa bangketa lang ho ako, sa mga barangay lang ako naglalaro. No, ngayon eh, medyo matanda na dapat covered. So, titingnan nyo, habang nagkakaedad, yung buto humihina rin. Ang dami humihina. Alam nyo, yung pinag-uusapan po natin ngayon,
Eh, wala pa ho sa kalingkingan ng gusto kong ipaliwanag. So, magpa-part 2 na lang po tayo next Sunday. Well, wala na tayong oras at sana po nagustuhan nyo po yung aking pahapyaw na paliwanag tungkol sa mga tumatanda. At inuulit ko po, sa mga katsutune in lang, eh ako'y humingi ng New Year gift sa inyo na mag-text lang sa akin, magparamdam lang kung may nanonood o nakikinig dito sa Gabay sa Kalusugan. Ang number po na ite-text nyo, ipapakita po sa screen sa RHTV. Ito po ay 0919-6464-774. Ang ite-text nyo lang po, present. Ibig sabihin, kayo ay laging nakikinig tuwing Linggo dito sa Gabay sa Kalusugan sa DCRH. At i-text nyo po ang inyong kumpletong pangalan at lugar ninyo. Kung taga saan kayo, like Quezon City, o kaya may nakikinig sa atin dyan sa Cotabato, Marinduque. Dahil pag wala pong lumampas ng 5 sa text na matanggap ko ngayon, eh maglalast airing na po ako. Yan po'y totoo. Pero bago yan, eh gusto ko pong handugan kayo ng Happy New Year na kanta para sa mga senior citizen. Sana magustuhan nyo po ito. Sa harana ni Papa G, ito po hinahandog ko sa lahat ng mga lumang tao sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat sa lahat na nakinig. Pero before that, i-announce ko na rin ang total na natanggap kong text message as of now, 603 na pala o 602 na pala, no? Ay 693 po lamang. Ang hinahanap ko po ay lumampas dapat sa 5. Ako'y nalulungkot dahil 693 po lamang ang nag-text sa akin. At maraming senior citizen, wala pang cellphone. So, maraming salamat po. Next Sunday, may Gabay sa Kalusugan pa tayo. So, ito po ang kantang para sa lahat ng lumang tao. Harana ni Papa G. Sa lumang simbahan, aking napagmasdan. Dalaga't binata ay nagsusumpaan. Sila'y nakaluhod sa harap ng altar. Sa tig-isang kamay may hawak na punyal. Kung ako'y patay na, ang bilin ko lamang dalawin mo giliw ang ulilang libing. At kung naririnig mo ang taghoy at daing, yaoy pa himakas ng sumpaan natin. At kung naririnig mo ang tunog ng kampana sa lumang simbahan, dumalaw ka lamang, lumuhod ka giliw sa harap ng altar at iyong idalangin ang naglahong giliw. At kung naririnig mo ang tunog ng kampana sa lumang simbahan, dumalaw ka lamang, lumuhod ka sa harap ng altar at iyong idalangin.